Disclaimer lamang po, hindi po kami nag-uudyok ng kahit na anong illegal o masamang hangarin. Nais lamang namin na maghatid ng impormasyon sa inyo. Sa dinami-dami ng mga tanong mo sa buhay, natanong mo na ba ang sarili mo, magkano kaya ang presyo ng mga parte ng iyong katawan kung ito ay ibebenta? Ang mundo natin ay desperate sa body organs, katulad na lamang ng kidney. Pero alam mo ba na sa bawat 3 taong nangangailangan o naghahanap ng kidney, isa lang ang nakakapag-provide nito? Ilegal ang pagbebenta ng organ sa halos karamihan ng bansa. Nakadepende kasi mostly sa donation process. Natatanging Iran lamang ang bansang may legal na batas ukol sa pamimili, pagbebenta at pagtitrade ng organs. Kung ikaw ay namatay na malusog at may mabuting pangangatawan, maaari mong i-donate ang mga organs mo sa nangangailangan. At dahil dito, maaari kang makapag-save ng halos 8 buhay sa paggawa nito. Pero dahil nga sa hindi na-meet ang demand ng mga organs na kailangan, out of desperation, napipilitan ang iba na mamili sa black market. Halos 50% ng mga nasa waitlist para sa donasyon ng organs ang hindi nabibigyan ng parts na kailangan nila. Kaya halos walang choice ang mga ito. May mga organisasyon sa black market na nagbebenta sa mga halos mayayamang nangangailangan ng mga ito. Nakakalungkot dahil nga sa demand ng organ sa black market, naguudyok ito sa mas madami pang illegal na gawain katulad na lamang ng organ harvesting sa mga bata sa ibang mga bansa. At ito na nga ang listahan ng mga parte ng ating katawan o organs at presyo nito sa black market. Scalp, 31,685.4 pesos. Noong 2015, nagkaroon ng kauna-unahang scalp transplant. Ito ay dahil sa major na problema ng baldness at pagkalbo, kaya ito ngayon ay available sa black market. Heart o puso, 6,211,800 pesos. Ang legal heart donation ay nagre-require ng 52.1 million pesos. Kung ito-total ito kabilang ang heart transplant surgery, aabutin ka ng 62.2 million pesos. At hindi lahat ng tao ay may 62.2 million pesos. Kaya nagre-resulta ito sa option para mamili sa black market. Liver o atay, 8,195,400 pesos. Ang sakit sa liver o atay ay nangunguha ng humigit 31,000 na buhay sa Amerika lamang sa loob ng isang taon. Ang paghihintay ng surgery at ang kamahalan ng medical procedure ang nagtutulak sa mga tao na magpunta sa black market makabili lamang. Kidney, 13,676,400 pesos. Ang kidney ang pinakamahal at pinakasikat na ilegal na binebenta sa black market. Sa totoo nga, halos 75% ng black market transactions ay pagbebenta ng kidney. Kaya hindi na nakakagulat na ito ay isa sa mga pinakamahal na nabibili na ilegal. Sa China at India, mas mura ito. Ito ay nagkakahalaga ng 783,000 hanggang 3.2 million lamang. Ang cornea ay 1.2 million sa black market. Ang bone marrow ay 1.2 million per gram sa black market. Kung tama ang proseso ng pagkuha ng bone marrow sa iyong katawan, halos wala kang mararamdamang sakit. Ang pag-donate ng bone marrow ay legal, ngunit ito ay hindi legal na ibinebenta. Ang eggs ay legal na binebenta, ngunit sa black market, ito ay 647,280 pesos. Nai-eliminate nito ang mga hospital fees at taxes.
posibleng magbenta ng eggs ang babae para sa IVF o in vitro fertilization process. Skin, 522 pesos per square inch. Sa average na tao, ang skin ay umaabot 264 square inch. Kung itototal mo ang lahat ng ito at mabenta ang lahat ng balat na meron ka, ito ay nagkakahalaga na 137,808 pesos. Ang iba pa ay ang mga sumusunod. Pair of eyeballs na nasa 79,605 pesos. Coronary artery na nasa 79,605 pesos. Hands at forearms na nasa 20,097 pesos. Pint of blood na nasa 17,591.4 pesos. Chan o stomach na nasa 26,517.6 pesos. At small intestines na nasa 131,491.8 pesos. Sa mas madaming kaso, hindi lang para sa human transplant procedures, kaya bumibili ang mga tao sa black market ng organs. Minsan, ito din ay para sa medical research o ang mga tinatawag na oddities. Ito ang mga organs o parts na napupunta sa kamay ng mga oddities. Gallbladder, 63,631.8 pesos. Spleen, 26,517 pesos. Skull with teeth, 62,640 pesos. Shoulders, na 26,100 pesos. Inuulit ko po, hindi po kami nag-uudyok ng kahit na anong ilegal o masamang hangarin. Nais lamang po naming maghatid ng impormasyon sa inyo. Kung nais mong mabawasan ang ilegal na kalakaran o mga gawaing ganito, maging isang donor. Maaari kang maghanap sa internet ng legal sites para makapag-donate. Ang simpleng pag-donate ng dugo sa Red Cross ay maaaring makapagligtas ng buhay. Maraming salamat sa pakikinig at paalam.